Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po ng reading ito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Hopefully ay makuha ko yung energy so guys. So let's check your energy. Ay? With the Two of Cups, may union na mangyayari or nangyayari sa buhay mo. You're having a reconciliation, union. So person na meron kayong chemistry and there is a balance or partnership. And possible, there is a partnership then when it comes sa business, sa hanap buhay, no? With the Page of Pentacles, this is a start. This is a new beginning. May nag-offer sa'yo dito ng stable offer. New beginning. Ha? Dali mo ba yung taas? Sige. Let's see kung sincere ba tong person na to towards you. The energy ng person na to. Who's this person? Okay. Itong person na to, guys, ay with the Queen of Cups in reverse, heartless. Malaga sa kanya yung stability niya. Security. Itong person na to ay may pagka-cold-hearted with the Queen of Cups in reverse. Reverse to eh. And itong person na to ay unemotional. Unempathetic. Ano bang feelings ng person na to towards you? Okay, pera talaga malaga sa kanya, guys. Stability. Ay, ito pala yun. With the Ace of Pentacles, pero when it comes sa emotions, parang cold-hearted to eh. Pero kung sanay ka naman, no, sa ganyang klase ng tao, na hindi ganun ka-sweet, no, hindi sweet yung mga gato eh. Ano lang siya, reliable, no? Materially, financially. Itong person na to ay focused sa career, sa paggawa ng pera. Ambitious kasi to, guys. Yung offer niya dito is stability, long-term stability. This person will give you a bountiful, masaganang buhay. The Ace of Pentacles and the King of Pentacles. Stability talaga. Yes. Parang kung hindi ka man ganun ka abundant yung buhay mo ngayon. Meeting this person or having a union with this person, lalo na kung pakasalan ka nito, mapangasawa mo to, this person is responsible, no, reliable, lalo na financially. Magiging masagana yung buhay mo dito. This is the start ng buhay mo na mag-grow yung iyong income or mamuhay ka ng stable, no? This is a start na you will live financially free or
living a beautiful life, secured financially with this person, no? Yun yung ma-offer niya sa'yo, stability. Na makapag bili kayo agad ng assets, kasi mayaman to eh, hardworking to eh. Yun lang, unemotional na lang to, kasi puro pera-pera sa utak nito. Hanap buhay, hardworking to person na to. Makapag purchase kayo agad ng house and lot na matirahan nyo. Mahalaga sa person na to yung stability. Yun talaga. Pera, malaga sa kanya yun. Possible na may nangyari sa buhay niya, or siguro nung bata pa to, nagka-experience to guys, yung person na to na wala, walang wala, and then wala siyang matakbuhan, walang tumutulong sa kanila, no? Or baka naka-experience to na walang makain, no? Mga ganung times. Or else ay kahit na nung siguro mga, kahit malaki na siya, or sabihin natin na nakapag nakaranas to ng salat or wala, no? Yung walang wala, na wala siyang matakbuhan, kaya nagsumikap siya, nag-work hard para maging stable siya financially, materially. Hindi niya pinapairal yung emotion niya dito. Dahil madami na experiences to eh. Na once pinairal niya yung emotion niya, ay magkakaroon ng imbalance. Maapektuhan yung kanyang stability. No? King of Pentacles yung energy niya guys eh. Tingnan natin yung feelings niya. Ay, nakuha ko na pala. Intention niya sa'yo. Intention. Okay. Pakasalan ka. Pero nadadalawang isip pa siya. Four of Wands, Two of Pentacles. So, hindi pa siya ganun kakumbinsido, kasi yung King of Pentacles ay matagal to mag-settle down, no? Pag nagtiwala na to sa'yo, nakuha mo yung trust niya, pagka may tiwala na siya sa'yo, no? Doon mo, pag nakuha mo na yung loob niya, may tiwala na nga, pag may tiwala na. Pero, ito intention niya, na makapag-asawa, makasal, na mapangasawa ka, growth. Itong personal kasi na to guys, ay slow but steady. Hindi siya agad-agad nagkukumit. Yes, yung ganito. Pero nasa isip niya nito, kumbaga, yun na yung plano niya. Yun na yung gusto niya mangyari dito. Yun yung intention niya. Na mag-asawa, pero hindi agad-agad. Pero, possible na may iba pa itong ano eh, option, no, maliban sa'yo. Or else ay pinagtitimbang niya or pinag-iisipan niya maigi. Kung ikaw na ba talaga, kung if you are the right person for him or for her, no? Pero possible lalaki to. Pero kung lalaki kayo nanonood, edi babae ito. Lagay nyo na lang sa situation nyo, babae kayo or lalaki. Pero paalala lamang po na pagka hindi kayo makaresonate, ay huwag nyo nang ipilit, no? Dahil ito ay general reading. Madami kasing energies, iba-ibang tao.
iba-ibang tao ang madaming tao sa buong mundo. Parang ganun ba, no? Kaya kung sino na lang yung mapick yung energy pag general reading. So, let's see yung possible outcome sa inyong dalawa ng person mo na to. Possible outcome. The High Priestess. The Six of Pentacles. Ang person na to, guys, ay maging giving sa'yo to eh. This is a person na giver din eh. Charitable. Kaya possible na i-shower ka nito ng gifts, no? And with the High Priestess, you will be connected intuitively sa person na to. Mafe-feel niyo yung energy niyo sa isa't isa kahit may distance pa. Mafe-feel niyo yung energy niyo. Vice versa, no? Magiging giving to with the Six of Pentacles. Time, effort, gifts, or money, no? Hindi to magdadamot. Kasi mapera naman yan. More outcome sa inyong dalawa. With the Seven of Swords and the Ten of Pentacles, itong person na to ay hindi siya nagiging transparent sa'yo kasi hindi pa siya ganun ka nagtitiwala dito or hindi pa siya fully nagtitiwala sa'yo. Kumbaga, may pagka, minsan may pagkasinungaling to, magsinungaling to. Or may pagka-deceitful, yun nga, kasi may option din to, no? Lalo na kung sa internet mo to na meet. May makausap itong iba, kaya pinagtitimbang-timba niya. No? Or parang naglalaro-laro pa to minsan. Pero, kaya nga eh, pinagtitimbang-timba niya. Pinag-iisipan niya pa kung ikaw na ba yung seryosohin niya. Ikaw na ba yung papakasalan niya dito. Pero intention niya dito ay pakasalan ka. Magkaroon ng level up yung relationship niyo or connection niyo. Pero hinahide nito yung feelings niya towards you. Tingnan natin kung ano yung feelings niya sa'yo. Kung meron na bang feelings to sa'yo. And possible outcome is the Ten of Pentacles, guys. You will live a prosperous life talaga, no? Na stable, abundant, may mga assets kayo. Masaganang buhay with this person. And this person will be loyal with the dog. At maging loving siya sa'yo. You will be secured sa person na to, lalo na financially. Cover up din, no? Cover yung mga pangailangan mo, no? Lahat na. Kasi napaka-hardworking nito. Tingnan ko muna, guys, kung nagkaroon na ba ng feelings nito. Kung ano ba yung feelings nito sa'yo. Kung nagkaroon na ba siya ng connection sa'yo emotionally. Anong feelings niya? Okay. Ten of Cups, the Temperance. Gusto niya ng happy family with you. Gusto niya mag-build. Yun yung gusto ka niyang pakasalan. Yun yung intention niya dito. Feeling niya na ikaw na yung wish fulfillment niya. Magiging kampante siya with you. Peaceful yung buhay niyo.
together, masaya kayo, no, na magkasama as a family. You will live a happy ever after, no? Yung feeling niya dito, na magiging komportable siya sa'yo, magiging feeling at, feel at home siya with you, with the Temperance and the Ten of Cups, na maging peaceful yung buhay niyo, na para kang resting place, home sa person na ito. Yun yung feeling siya sa'yo. So ito na naman guys, para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.